Good morning po sa inyo lahat. Isa pang malayugto na ating COVID Bible School. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay tapang ba o pagtitiwala? Tapang ba o pagtitiwala? Alam po ating mga minamahal na ayon po sa Matthew 14, Mateo 31, sabi po ni Pedro sa ating Panginoon na kung siya nga ang Panginoon, ay palaharin siya sa tubig. At nangyari po ito. Napalakad po ng ating Panginoon si Pedro sa tubig. Ngunit, nang si Pedro ay natakot, nakita niya ang malakas na hangin, siya ay nagsimulang lumubog. Nasabi ng Panginoon sa kanya, o ikaw na kakaunti ang panampalataya, bakit ka nag-anilangan? Mamilamahal, ba't ng mga Kristiyano na nagtumanggap ng hamon ng gawain ng Panginoon, kahit alam po nila na posible silang mabigo. Mari bilang pastor, misyonaryo, guro o mamuno sa ministeryo. Ba't po may iba na handang magtalaga ng kanilang sarili sa paglingkod sa Panginoon, kahit alam nila na mari silang hindi magtagumpay? Dahil ba sila ay matapang at malakas ng loob? O dahil lang sila ay nagitiwala sa Diyos? Bakit po sa unang Samuel 17, handa pong harapin ni David si Goliath, kahit alam niya na sa laki at tindig lamang, siya po ay talong-talo. Ang nalumaman si David dahil meron siyang tiwala sa Diyos. Ano sabi po sa verse 45? Sabi ni David, ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Sa verse 46, sabi po ni David, sa araw na ito, bibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita at pupugutin ko ang ulo mo. Mayamang sabi naman ng mga minamahal, si Pedro po, dahil sa kanyang pag-anilangan at kawala ng pagkitiwala sa Panginoon, siya naman po ay lumubog. Maganda po ang maging matapang. Ngunit para po sa pikibahagi at pagkatang gawain, kaya mas mahalaga ay pagkitiwala sa Diyos. Handa ba tayong magtiwala at makibahagi sa gawain ng Panginoon? Sa akin palagi po, mas mahalaga sa tapang ay ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Maraming salamat.